Pag sinasabing steak, social na social ang dating. Pero sa Pilipinas, may sarili tayong version, ang bistek Tagalog. Ito yung karne na hiniwa ng manipis at minarinate lang sa toyo at kalamansi. Ito, linuluto lang to ng mabilisan para hindi siya tumigas. Tuturuan ko kayo paano siya gawing simple. Simple, simple. Luto na. Ang importante pag gumagawa tayo ng bistek Tagalog ay maganda yung quality ng ating beef kasi magiging matigas siya. Ang gamit natin na beef kaya ay beef round na hiniwa ng manipis. Tandaan nyo, pag nagpapahiwa kayo ng beef is across the grain. So, pinuputol nyo yung grano para pag kinain nyo, magiging malambot. Pag sinabay mo yung cutting sa grain, nagiging tough siya. So, traditionally, pag bumibili tayo doon sa ating mga palengke, hindi masyadong maganda yung mga cut ng beef natin. Kaya kailangan natin siya na i-tenderize. So, tuturuan ko kayo na paano mag-tenderize. So, kukuha tayo ng chopping board at lalagyan natin ng plastic wrap. Ipa-flatten lang natin yung ating beef at gamit ating meat mallet. Kung meron kayong meat mallet, ipa-flatten mo para mag-tenderize. Kung wala naman kayong mallet, pwede nyo gamitin yung likod ng inyong kutsilyo. Binabalot natin ng plastic wrap ang ating beef steaks para hindi tumalsik siya pag pinupukpok natin. Nagiging flat yung ating beef. So, gagawin natin to. Pero ito, pag quality beef mo, hindi mo na siya kailangan gawin. So, mamarinate natin yung ating beef. Toyo. Kalamansi. Para magbalanse yung kanyang alat asim. Konting sugar, hindi natin gusto na matamis, pero gusto natin maging balanse yung flavor. Lalagyan natin ng konting sugar, bawang, at black pepper. Pwede mo siyang i-marinate hanggang overnight. So, pwede mabilisan kasi manipis naman yung hiwa natin ng beef, at pwede din siyang overnight, lalo na pag hindi masyadong malambot yung inyong beef kasi tumutulong yung kalamansi at yung toyo na maging tender siya. Pero usually, pag quality yung beef, sobrang bilis mong gawin kasi dire-diretso na siya. Sisimulan natin yung ating bistek, madaling pagluto, konting oil, at isosauté muna natin yung ating white onions, pang-garnish natin. Lightly sauté natin, lalo na sa mga taong ayaw na kumain ng raw onions, no? Kasi naaanghangan sila. Pero ako gusto ko yung mix kasi pag dinuto mo yung onions, may sarili siyang sweetness. Pero masarap din yung may raw onions. So usually, ginagawa ko, may half ako na onions na sauteed and half onions na raw. And I'm using white onions para hindi siya masyadong pungent, hindi masyadong matapang yung lasa. And set aside for garnish later. So, very little amount of oil, konting oil lang, at isi-sear natin siya. Pag nagsi-sear tayo, tandaan natin na huwag natin i-crowd yung pan. No? Hear the sizzle? Kasi yung searing ang hinahanap natin. Little by little, pag quality yung beef nyo, hindi nyo kailangan i-overcook. No? Sobrang bilis ng cooking niya. Pag ganito kanipis, probably a minute on each side. Then, tabi natin to rest. Remember, when you're searing, hindi pa konti-konti lang yung ilalagay mo. Kundi, mangyayari, instead magprito siya, napapakuluan siya ng kanyang sauce. So, ang lutong ito, kailangan mo ng konting patience. Mabilis lang naman siya lutuin dahil manipis yung pagkahiwa at maganda yung quality ng beef. So, ngayon, dahil halos luto na yung ating beef, may sobra tayong marinate. Diba gusto natin yung sauce ng ating bistek nilalagay sa kanin. So, init lang tayo ng konting mantika at lulutuin din natin yung ating excess na marinate. Hindi pwede yung raw marinate yung ilagay mo. Kailangan mong lutuin or else baka magkasakit tayo. Then, ito-toss lang natin yung drippings natin along with the beef and the onions. No? At ito-toss.
Then ready na siya. Kung hindi masyadong maganda yung quality ng beef mo, kung kailangan mong pakuluan, dito mo na siya pakuluan at this level. Dagdagan mo lang siya ng konting sabaw at pakuluan hanggang lumambot. Bistek Tagalog, simple! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Please share para lalong dumami ang ating mga kasimple. And don't forget to subscribe to our Facebook, YouTube, and Instagram accounts.